po ang inyong pananaw doon sa sinasabi lang meron daw revisionism na nagaganap ngayon sa ating bansa pagdating sa mga napagdaanan natin? Medyo hindi sana dapat ganito ang nangyayari kasi kung bakit sa panahon ng eleksyon, saka lang natin tinitingnan mabuti yung mga issue na ganyan. For example, na aking binabasa yung review ng autobiography ni Gerardo Sicat. Tinitingnan niya doon kung ano ang nangyari sa ating ekonomiya noong 1982, 1983, 90, hanggang 1985. Kung paano itinakbo ng mga krone ng diktadura at itabuso yung pribilehyo na yung sinatawag na sovereign guarantee. Dumadagsa ang pagkakataon na makautang sa ibang bansa, sinamantala yan. Utang ng utang, hindi naman ginamit sa tama at itinakbo pa, hindi na nagbabayad. Kaya ano nangyari? Muntik nang mag-collapse ang ekonomiya natin just before the end of martial law ng diktadura. Yan ang sabi ko, nagsisilabas na yan. Yan, buti naman. Nagsisipagsulat na yung mga kaedad ko. Inalalabas ang tunay na kasaysayan ng nangyayari. Alam nyo, nung bago mag-declare ang martial law, yung huling panahon ni President Marcos, nagsimula nag-alsa ang mga kabataan. Daan-daan kaming mga organisasyon nagpo-protesta sa karsada, kasama ako doon. At sa pandang huli, naisip namin, palagay namin na sa siguro dapat baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas kasi masyado ng luma at hindi na naaayon sa sitwasyon. Magkakaroon sana tayo ng tunay na pagbabago ng ating saligang batas. Pero anong ginawa ni President Marcos noon? Nag-declare ang martial law. At before you know it, wala pang ilang buwan. Alam na natin na hindi lang martial law ang tumama sa atin, diktadura pa. At ngayon, palalabasin ang diktadura, maganda. Alam mo yung ginagawa sa lipunan natin na either or. Sinasabi nila, kung gusto ninyong maging maganda at may matalinong leader, maging maganda ang ating kinabukasan, eh ipagpalit nyo ang inyong layat. Payagan nyong maging diktador. Kasi gumaganda naman ang buhay. Ang problema, ang nangyari sa eksperyensya natin, yung ating naging diktador, hindi gumanda ang buhay natin, katakot-takot pa ang nanako. Alam mo, talaga namang nagusto ko, ko lang na gagawin ko ay maalis ang diktadura, matikil ang yun. Ang diktadura, matanggal niya lang, tama na sa kanya yun. Hindi niya na inintindi ang napakarami pang suliraring na inaharap ng bansa. Alam niyo, napakalukot na nangyari na sa atin noong 1986, natanggal ang diktadura, ang bumalik ang mga dating traditional politicians. Hindi naging handa ang mga aktivista, ang mga progresibo, na lumahok sa pagtakbo ng gobyerno. Ang dumagsa sa ating gobyerno nung pinalaya ni Corrib ang ating bansa against the dictatorship, yung traditional politicians, bumalik ang mga interest na privado na hindi naman makakabuti sa bayan. Nagbalikan ng mga dating mga pamilya ng mga politiko, ginawang hanap buhay ang politics sa Pilipinas. So anong aasahan natin dyan? At sunod-sunod na. Kaya nga ako, kahit ganito na ako kaedad, pumasok na rin ako sa gobyerno, nagsilbi na rin ako ng 10 taon eh. Hindi natin na nakuha na baguhin yung talagang lakas ng traditional political practice in the Philippines. Kasi advisor lang ako, naging defense ako, ilang buwan lang. Sabi ko, kaya nga baka subukan ko, baka kung sakaling ako ang pangulo, baka sakaling mabago ko talaga ang pamumulitika dito sa atin. Kasi nakikita ko, iyan ang sumisira sa maganda nating bukas. Secretary Gonzales, ipapaalala ko lang sa mga viewers natin at listeners na this week, ang anniversary nung pinag-uusapan natin na People Power Revolution o yung EDSA 1. Well, alam mo na, yan ay napakasaya at napakalungkot na pangyayari sa ating kasaysayan. Alam mo, those glorious 5 days na natatanda ko. Alam niyo, naka-exile ako noon sa Madrid. Kasi nga, pinatuhan ng presyo yung ulo ko. Naging kaibigan ko siya later. No? Pero taon-taon pinapatuhan yung, dinadagdagan yung patong sa ulo ko ni Senator Enrile, ng Defense Secretary pa siya noon.
Kaya ako ay napilitang mapunta sa abroad, eh, hindi ako makabalik. Pero doon nakita ko, nagdiwang ang buong Daiti. Lahat ng Pilipino sa bawat bansa, nagdiriwang na sa wakas, muling babalik ang demokrasya sa Pilipinas. Muling babalik ang ating dangal. Talagang noon, pati taxi driver na Espanyol. Pag sumasakay ako sa taxi sa Espanya on those glorious few days, hindi ako pinagbabayad. Tinatanong lang kung Pilipino ako. At sinasabi, wow, good! Alam mo, talagang pinupuri sa buong mundo. Nabigyan natin ng example ang daigdig kung paano makakalaya sa mga diktadura. At maraming ang sumunod na bansa sa atin after that. Unfortunately, internally, hindi natin nabago ang pamumulitika kundi naibalik pa ang dati, ang luma na nakakasira sa ating lipunan.